So, nako, mga sangkay, mayroon pong nagaganap po ngayon sa ating planeta na mas tumitindi dahil po sa global warming o climate change, mga sangkay. At ito po yung ating alamin ngayon. So, marahil mga sangkay dito sa Pilipinas, hindi po natin ito, lalong-lalo na po yung mga kabataan dyan, hindi po nila nakikita po yung halaga ngayon ng nangyayari sa ating mundo. No, parang paisi-isi lang. Pero may nagaganap po talaga sa ating mundo na agaw atensyon na po. Kagaya po nitong numero unong problema na climate change dahil po sa tumitinding global warming. So ngayon may balita na ang pagkatuyong umano ng mga fresh water sa iba't ibang panig ng ating mundo ay lalo pong tumitindi. Ito po mga sangkay. Yan po yung balita ngayon. Pero bago natin tingnan yan, pakicheck po muna sa iba pa mga sangkay sa video na yan, yung pinapanood nyo mismo, ito yon. Check nyo sa iba ba kung kayo na po ay nakapag-subscribe o hindi pa. Kung hindi pa, i-click nyo po yung bell. Ah, subscribe. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Kasi may mga solid sangkay, mga sangkay na nagtatanong bakit hindi pa rin po sila nakapag-subscribe. Eh, nakasubscribe naman po sila dati at hindi ko po masasagot yan. Yung makakasagot yan, YouTube, kasi hindi ko naman alam kung bakit nagkaganon. So, ngayon, check nyo, double check nyo. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, pindutin nyo po yung subscribe button and i-click nyo rin po yung bell. Tapos i-click nyo po yung all. Okay? Ganun lamang po kasimple. So, ito na nga po guys. Nagaganap ngayon sa buong mundo yung grabing pagkatuyo ng maraming fresh water. Like for example, yung mga ilog po ng mga pinagkukunan, mga dam, mga sangkay na pinagkukunan po ng tubig papunta sa mga supply sa agriculture, mga pananim, supply sa mga inumin. Ito po yung nagaganap po yun sa iba't ibang panig ng ating mundo. At hindi po ito, hindi po ito nakakatuwa. Nakakaalarma ito. Alam nyo kung bakit? Ngayon kasi, mga sangkay, okay? Yan po ha. Ngayon kasi, maraming mga bansa ang nakakadiskubre na ng teknolohiya na kumukuha po sila ng tubig mula po sa dagat. Okay? Ginagawa po nila itong inumin, tubig inumin o fresh water. So, gamit po ang bagong teknolohiya ngayon, nagagawa nila na ang water from mula sa dagat na maalat ay nagiging fresh water dahil po sa technology. Sineseparate po nila yung alat. At ang tubig ngayon nagiging mas malinis ng mas malinis through technology. Like for example, yung Israel, ganyan na po ngayon yung kanilang mga teknolohiya. Kasi yung dagat, nilagyan po nila ng parang dam. Tapos yun na po, pinagkukunan po nila ng fresh water papunta sa agriculture at papunta po sa inumin nila. Eh ang dagat naman po talaga malawak at hindi po talaga yan mababawasan o pagkukulangan ng tubig. At sa totoo lang mga sangkay, dahil nga po sa global warming, dahil po sa masamang impact ng global warming mga sangkay, climate change, ang mga glaciers, ang mga yelo mga sangkay, nagbabagsakan na at natutunaw na dahil po sa init ng panahon. At ini-expect na po na mas lalala po ang sitwasyon dahil wala naman po ginagawa ang mga leaders po natin sa buong mundo, no? Naalala ko lang na nanawagan po niyan about sa climate change ay si PBBM. But others mga sangkay, busy po sa iba't ibang mga bagay. Ngayon mga sangkay, kahit pa po, ito ha, kahit pa po may technology na pwedeng kumuha ng fresh water na ngayon sa dagat, kahit sa Pilipinas, mayroon na po niyan, pa isa-isa, pero hindi pa po napagtutuunan ng pansin ng government. Pero, mga sangkay, kahit pa po mayroong ganong teknolohiya na ang fresh water pwede na makuha sa dagat, at kahit hindi na, kahit maubusan na po yung mga source, yung mga bukal pinagkukunan ng tubig na fresh water, nakakatakot pa rin po dahil ang pagkatuyo ng mga ilog, mga sangkay, nangangahulugan na ang planeta natin ay abnormal na.
Ang mga nakikita po ng mga scientist ngayon, mga sangkay, pabagsak ng pabagsak na po ang ating ano, ang ating planeta sa iba't ibang klaseng mga disaster, especially ngayon may climate change. So dito mga sangkay, pinapaliwanag po sa article na ang pagkatuyo ng marami sa iba't ibang panig ng ating mundo ay tumitindi po ng tumitindi. Ayan o, global warming is a recipe for increasing those special conditions around the world. So marami pong mga lugar, mga sangkay, ang natutuyo na dahil po sa global warming. Yun nga ang global warming. Ang global warming po ang masamang impact ng climate change. Na ang climate change before, mga sangkay, ayon nga po sa marami, ang climate change is hindi po yung tipong abnormal kasi natural daw po yun na nangyayari sa ating mundo pagkaraan po ng siguro libo-libo mga taon. Nagkakaroon ng pagbabago. Pero hindi po siya nakasasama. Pero ngayon, dahil po sa global warming, alam niyo yung global warming, ito po yung pag-init po ng panahon. Okay? Nagiging mas mainit na po yung panahon na nagdulot po ng abnormal climate change. Ngayon, eto mga sangkay, papakita ko po sa inyo ilan sa mga nangyayari sa ating planeta ngayon na mga natutuyo na. Gaya nito, itong Venice Canals na natuyo na. Ayan, makikita nyo, diba dinadaanan po isa ito sa mga tourist attraction. Pero ngayon mga sangkay, tuyo na. Ayan o, wala na, natutuyo na po sila. Pero siguro babalik ang tubig nito kapag hindi natin alam. Ito, Colorado mga sangkay, malala po ang nangyayari, tuyo. Ayan o, China warns of more extreme weather in 2023. Natutuyo na rin po yung kanilang mga ilog. Ito, malaking ilog ito ng China na natuyo, mga sangkay. So marami po ngayon yan. Ayan o, Colorado River drought to bring massive water cuts in 2023. Kasi pag halimbawa, ngayon kasi ang common, ang very common, mula po sa dam, kumukuha po ng tubig papunta sa supply sa maraming taong for fresh water. Tapos ang iba po papunta sa irrigation supply para po sa mga pananim. Pero dahil nga po natutuyo na po yung marami, kahit po yung mga ilog ha, yung sa Turkey, yung Euphrates River, alam nyo yon, na isa po yan sa mga sinyales na lalabas na po yung Antikristo at magkakaroon po ng matinding problema ang buong mundo at babalik na ang Panginoon kapag natuyo na po yung ilog na yun. Kitang-kita po ngayon yung Euphrates River, tuyo na po yung halos karamihan. Kaunti na lamang po ang natitira. Kaya nga po sa mga born-again Christians dyan, na katulad ko, kapit lamang po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. No, kasi nakikita po natin yung mga propesiya na ito na natutupad. Kumbaga, naging dahilan na lamang po itong climate change eh. But the reality, ito talaga ay biblical. So, kahit dito po sa Europe, mga sangkay, ayan o, Europe is experiencing a winter drought. Imagine nyo, winter pa po ito, nagkaroon po ng ganun, tagtuyo, pagkatuyo ng kanilang ilog. So, ganyan po yung nangyayari ngayon sa ating mundo na unstoppable. Dahil na rin po walang ginagawa ang mga leader natin sa buong mundo. Okay? Mga sangkay? So nakakatakot lang. Sana mapigilan po ito. Diyos mi umarimar, hanggang 2023 lamang po yung palugit na ito. Anyway, ano po ang inyong komento tungkol po sa nangyayari ngayong tagtuyo sa ating planeta? I-comment nyo po sa ibaba. Libre po yan. Ano po ang inyong mga opinion? I-comment nyo po sa ibaba. At ngayon, mga sangkay, iniimbitahan ko po ang bawat isa sa inyo to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Dito po, pinag-uusapan po natin yung mga mahalagang usapin, documentary style,
na vlog, mga sangkay. Hindi po kayo mabuboard. Pinag-uusapan po natin dito yung mga nangyayari sa ating mundo na natutugma sa sinasabi po ng salita ng Diyos, ng Biblia. Malalim po ang pinag-uusapan, kaya naman marami na po mga solid sangkay ang nandito. Ayan na po, ang dami na po nila. At kung ikaw ay wala pa, ano pang hinihintay mo? Hanapin mo lamang ang Sangkay Revelation. At kapag nakita mo na ito, gawin mo i-subscribe, i-click ang bell, at i-click mo po yung all. Ulitin ko, subscribe, click the bell, click all. Yan lamang po kasi simple. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Again, Sangkay Revelation, huwag niyo pong kalilimutan.